Kapag naririto yung mamamatay tao, at naririto yung pinapatay, kapag neutral ka, kakampi ka ng mamamatay tao. Because neutrality in the face of murder favors the murderer. Halimbawa, magnanakaw ka at saka isang ninakawan. Pwede ka bang neutral doon? Hindi. Kapag neutral ka doon, pumapanig ka na doon sa magnanakaw. Sapagkat the moral choice is to defend the victim. The moral choice is to defend human life. Ang kulay po ng Adviento ay purple. Pero ang kulay ng third Sunday of Advent ay rose pink. Ibig sabihin, maputlang purple. Ang purple ay medyo malungkot sapagkat ang purple ay malapit sa dilim. Pero dalawang linggo bago magpasko, ang isinusuot po sa misa at ang buong simbahan ay nagkukulay rose pink. Ibig sabihin, malapit na kahit hindi pa malapit na malapit. Sa pananaw ng mga bata, ilang tumbling na lang, Pasko na. Pero kailangan ka pa mag-tumbling. Hindi pa talaga totoong totoo. Ang ibig sabihin ng Gaudete Sunday ay rejoice. Rejoice because the Lord is sure to come. Ang ebanghelyo po sa Gaudete Sunday ay ebanghelyo tungkol kay John the Baptist. At ano ang katayuan ng mga kababayan ni John the Baptist? Sila ay naghihintay. Sila ay naghihintay sa magpapalaya sa Israel. Sila ay naghihintay sa Mesiyas. Kaya nga, napagkamalan pa nila si Juan Bautista na baka siya na yung Mesiyas. Pero maliwanag ang salita ni John the Baptist, hindi ako. Kaya ang tanong sa kanila ay, ano ang gagawin? Kaya ang sabi niya, kung hinahanap ninyo ang Mesiyas, kung hinahanap ninyo ang magliligtas sa Israel, sasabihin ko sa inyo kung saan kayo hindi dapat pumunta. Ulitin ko, kung hinahanap ninyo ang tagapagligtas, bibigyan ko na kayo ng tip, huwag na kayong maghanap dito kasi siguradong wala siya dyan. At ano ang sabi ni John the Baptist? Una, sabi niya, huwag kang magnanakaw sapagkat hindi mo makikita ang Panginoon sa magnanakaw. Sinabi ba niya, diretsahan na ganun? Ang sabi niya ay, do not extort. Ang sabi niya ay, do not practice extortion. Ang sabi niya ay, stop collecting more than what is prescribed. Ang ibig sabihin po ay, kung hindi sa'yo, huwag mong kunin. Sino ba yung kumukuha ng hindi sa kanya? Magnanakaw. Kaya ang sabi ni Juan Bautista, kung hinahanap mo ang Panginoon, huwag mo siyang hanapin sa magnanakaw sapagkat hindi mo siya matatagpuan. Sapagkat ang magnanakaw ay hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, sabi ni Juan Bautista, ay huwag mo siyang hanapin sa sinungaling. Ano ang sabi niya sa Ebanghelyo? Do not falsely accuse anyone. Ang ibig sabihin, do not falsely accuse anyone, stick to facts. Ibig sabihin, do not create truths. Ibig sabihin, be faithful to the truth. Huwag kang magsisinungaling at huwag kang maninira ng pangalan ng ibang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Huwag kang susumpa para silain ang kapangalan ng ibang tao. Huwag kang gagawa ng kwento, huwag kang gagawa ng istorya para manira sapagkat yung taong sinungaling, hindi mo makikita ang Mesiyas sa kanya.
sapagkat ang Mesiyas ay hindi magsisinungaling. Huwag hanapin sa magnanakaw, sapagkat yung magnanakaw ay hindi magliligtas. Sapagkat yung magnanakaw, kapag inasahan mong magliligtas, ang gagawin noon ay bantay sa lakay. Huwag kang umasa sa sinungaling. Huwag kang umasa sa naninira sa pamamagitan ng paglikha ng kwento na kasinungalingan. Bakit? Sapagkat kalayaan ay makikita natin sa katotohanan. Di ba sabi ng Panginoon, "The truth will set you free." Baligtarin natin, "The liars will make you slaves." Kapag pinili mong pinuno ang sinungaling, gagawin kang alipin ng sinungaling. Kapag pinili mong pinuno ang magnanakaw, sasalakayin ng magnanakaw yung sarili mong ari-arian. Kung hinahanap mo ang tagapagligtas, huwag mong hanapin sa magnanakaw. Kung hinahanap mo ang magliligtas, huwag mong hanapin sa sinungaling. Pero mayroon pang pangatlong warning ang Panginoon. Ano ang sabi niya? Ito ay panahon para mamili. Ito ay panahon upang piliin ang dapat nating piliin. It is a moral choice. Ang ibig sabihin noon, kapag nakita mo ang 10 utos, hanapin mo yung masunurin sa 10 utos. Hanapin mo ang tapat sa kalooban ng Ama sapagkat makikita mo ang iyong kaligtasan. My dear brothers and sisters, alam natin, ang simbahan hindi dapat makialam sa politika. Sa politikang political party. Ibig sabihin po noon sa English ay partisan politics. Ang ibig pong sabihin ay ganito, the church should always be non-partisan. But the church cannot be neutral. Pwede ba yun? Non-partisan, pero hindi neutral. Ang ibig sabihin ng non-partisan, hindi ka kabilang sa isang political party. Ang ibig sabihin ng non-partisan ay hindi ka kandidato ng isang political party. Yun ay para sa mga taong simbahan. Pero we are not allowed to stay neutral. Paliwanag ko po sa inyo. Kapag naririto yung mamamatay tao at naririto yung pinapatay, kapag neutral ka, kakampi ka ng mamamatay tao. Because neutrality in the face of murder favors the murderer. Halimbawa, magnanakaw ka at saka isang ninakawan. Pwede ka bang neutral doon? Hindi. Kapag neutral ka doon, pumapanig ka na doon sa magnanakaw. Sapagkat the moral choice is to defend the victim. The moral choice is to defend human life. Dagdagan pa natin. Halimbawa, naririto ang sinungaling, naririto yung troll, at nandito yung truth. Nandito yung troll farm, nandito yung truth farm. Neutral ka dyan? Hindi ka pwedeng neutral. Kasi kapag neutral ka dyan, ibig sabihin, hindi mo pinipili yung mabuti. At kapag neutral ka dyan, ibig sabihin, isang paa mo nandoon na sa trolls, nandoon na sa kasinungalingan. When we are neutral, and there is an oppression, we end up empowering oppressors. When we are neutral and there are liars, we end up empowering liars. When we are neutral and there are murderers, we end up encouraging more murders. In other words, brothers and sisters, choose. At ang sabi ng Panginoon, kapag pumili ka, hindi ka pwedeng neutral.
At ang sabi ng Panginoon, the chaff will burn with unquenchable fire. At sa Book of the Apocalypse, sabi ng Panginoon, hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam ka, isusuka kita. You are neither hot nor cold. I will spit you out because you will have no part in me, because when it was time to decide for me, you stayed neutral in the name of pleasing others. Brothers and sisters, tatlong paraan upang hanapin natin ang Diyos. Kung hinahanap mo ang tagapagligtas, huwag mong hanapin sa buhay ng magnanakaw sapagkat bantay sa lakay yan. Kung hinahanap mo ang Diyos, huwag kang pumili ng sinungaling sapagkat ang sinungaling ay magpapaalipin, ang aalipin sa iyo. Kung hinahanap mo ang Diyos, pumili ka. Hindi ka pwedeng neutral. Hindi ka palaging safe. Hindi pwedeng sumasamba ka kay Kristo, sumasamba ka rin kay Buddha. Hindi pwedeng sumasamba ka sa sampung utos, sumasamba ka rin sa kasalanan. Because when we are neutral, we empower the oppressor. When we are neutral, we enable more murders. When we are neutral, we promote more lies. Ibig sabihin, magpasya. Mga minamahal kong kapatid, decide. It is a moral choice. At dapat, piliin natin ang Diyos. Maliwanag naman, pumipikit ka pa. Kailan ka pa maninindigan kapag wala ka ng ibubuga?